Simula November 16, hinigpitan muli ang border control points sa Cebu City upang maiwasan ang pagtaas ng COVID-19 cases. Samantalang tumataas din ang kaso sa Metro Cities. Ang kabuang detalye sa live report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Nico? Yes, Luan, ang paghihigpit ng mga borders sa isa sa paraan ng Cebu City LGU upang mapigilan ang patuloy na pag-akyat ng kaso ng COVID-19. Simula nung Lunes, mabusising tinitingnan sa mga border checkpoints ang mga identification cards, quarantine pass, certificate of employment at business permits. Ayon kay Police Colonel Josefino Ligan, Cebu City Police Director, importanteng sumunod ang lahat. Labi na sa mga apurs na to. Kahit tungod na lagi uban nga magpakaroon ingnon nga apor, pero dili diay. So ang mga apors, labi na itong mga nagtrabaho, you need to secure certificate of employment. So mga police need to check sa katilang certificate of employment nga updated o ilahang valid ID. Sa unang araw ng pagpapaigting sa quarantine protocols, mahigit 100 ang inaresto at dinala sa Plaza Independencia. Agad namang nakipagpulong si COVID Overseer at DNR Secretary Roy Simato kay Cebu City Mayor Edgardo Labella at mga opisyal ng Emergency Operations Center. Ayon kay Simato, isa sa mga nakitang dahilan ng pagtaas ulit ng kaso ay ang pagkumpul-kumpul ng mga tao at ang hindi na pagsunod sa health protocols. Hinigpitan na ang pagbabantay sa mga establishmento at mga pampublikong transportasyon. The commitment of the task force IATF Cebu to improve its policies. It is my fervent hope that we will achieve that idea. EOC Cebu City, the Cebu City government are very fast in containing those that got positive. Sa Cebu City, 5 mga establishmento ang isinilalim sa segmental lockdown upang mahinto ang paglaganap ng kaso ng COVID. Pinulong din ni Councilor Joel Garganera ang mga tagapamahala ng birthing centers ng syudad at tagapamahala sa mga shipping lines. Noong Miyerkules, ipinasara ang Emergency Operations Center ng Cebu City Command Center matapos isa sa kanilang contact tracer ay may contact sa isang COVID-19 positive. Sa lungsod ng Lapu-Lapu, ikinalulungkot ng mayor ang muling pagtaas ng mga bagong kaso ng COVID-19. Ato na nang gimanduan ang ato ang kapulisan ilahan na ng trabaho nga pagsusi, no? Pagsubay sa matag barangay ug ato na pong gimanduan ang tanang barangay tanod nato nga murubing gyud sa matag balay. From the past days, ni us-us naman po doon tato, pero tungod kay kanang sub-sub ang atong mass testing sa mga barangays, wala kita ni hunong o pagpangita sa COVID. Dahil dito, bumalik sa triple digit ang active cases ng syudad na nasa 107. Pero nanatiling mataas ang recoveries na umabot na sa 2,343 mula sa 2,569 total COVID cases ng Lapu-Lapu City. Sa Mandaue City, nanawagan si Mayor Jonas Cortez sa di pagpapaluwag sa pagpapatupad ng health protocols. Di dapat maging kampante at mahihigpitan pa ang kampanya kontra COVID-19 dahil sa pagtaas ng aktibong mga kaso sa syudad. Sa Mandaue, di na ito kuhanan ang atong borders, kundili atong ang implementation, no, sa Dakmayes Mandaue. Padayon gihapon ang atong coordination with the business sector, no, as well as the kaning mga barangays. Sa lungsod ng Talisay, wala namang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa loob ng 3 araw. Patuloy pa rin na ipinapatupad ang quarantine protocols sa nasabing lungsod. Panawagan ngayon ng LGU ang kooperasyon ng publiko, lalo na dito sa Cebu City na naging sentro na noon ng mataas na kaso ng COVID-19 dito sa bansa. Luan? Maraming salamat, Nico Sereno.